So ayan guys, update tayo. May bago na namang banat si Lindsay Lawan. Tara at sabay-sabay nating pakinggan at panoorin ang kanyang video na in-upload na naman sa Facebook. At kayo na ang bahalang humusga. Hi, magandang tanghali sa lahat. Ito na nga. Sorry nga pala kanina kasi hindi ko na i-save sa timeline ko yung pages ko. Ito na nga. Alam ko na kung bakit ganun ang reaction ng mga angkay. At saka sila ang dahilan kung bakit nag-viral ang video na to. Ang video na yun, sorry. Mr. Abe, sabi ko sa'yo hindi papasokin kita sa messenger ko, pero hindi kita i-allowed sa comment area ko kasi baka malalaman ng mga katropong. Salamat sa kahit pagkatapos mo akong muramurahin, kulang na lang patuwarin mo ako para tirahin. Muramurahin lahat na masasama ng magaganda sa lahat ng kapangitang sinasabi mo, nasabi mo na. Thank you pa rin. Kasi after mo akong murahin ng murahin, bantaan ng bantaan, narurungsent ka pa rin. Sabi mo, Ma'am, kailangan ba talagang batikusin si Malandi? Wala naman po siyang sinasabi doon, Ma'am. Para sa bayan po yung ginagawa niya. Tama ka. Ginagawa ko yun hindi dahil isang antay ako. Ginagawa ko yun bilang isang Pilipino. Ngayon, kung hindi tanggap ng katropa mo, kung hindi tanggap ng mga DDS ang sinasabi ko, hindi ko na problema yun. Hindi ko problema yun at hindi ko pinagsisihan iyon. At hindi ko kasalanan kung bakit nag-trending iyon. Ngayon yung nagagalit kayo, sasabihin nyo, putang inang Malandi na yan. Nagtitrending pa yung video niya, ang iiksi. Hindi ko kasalanan yun. Bakit sinasabi ko ba doon na i-share nyo? Dahil sa inyo, dahil sa sobrang galit nyo, dahil hindi nyo matanggap na may isang antay ang nagsasabi sa Pangulo na ganun ang gawin niya. Hindi nyo tanggap iyon. Kung tutuusin, walang mali sa sinasabi ko. Hindi ko ginagawa iyon dahil hindi ko ginagawa yung bidyong iyon dahil isa akong antay. Ginagawa ko yun dahil isa akong Pilipino na nagmamalasakit sa bayan. Okay? So, hindi ko kasalanan yun. Hindi ko kasalanan yun nga nag-trending iyon. Hindi ko kasalanan iyon. Kasalanan nyo yun. Dahil sa sobrang galit nyo. Dahil hindi nyo matanggap na isang antay lang ang nagsasabi ng ganung salita sa Pangulo. Kung tutuusin kayo ang may karapatan magsabi nun eh. Dahil unang-una, hindi kayo bulag. Hindi kayo bingi. At alam ko may puso pa rin kayo para sa bayan. Pero dahil isang antay lang ang nagsasabi ng ganun, hindi nyo matanggap. Kaya ganun na lang. Kisyo ganito, ganyan, ganyan. Lahat. Lahat na pwede nyo nang sabihin, sabihin nyo na. Lahat na pwede nyo itira sa akin, sabihin nyo na. Pero wala akong pinagsisihan. At sa nagsasabing i-delete ko yun, bakit ko i-delete? Walang mali sa sinasabi ko. Di ba? Tanggapin ko. Lahat na sinasabi nyo, tanggap ko eh. Lahat. Dahil yun ang nakikita nyo eh. Ako ang nakikita nyo. Ako ang nakikita nyo at ginawa at sinabihan nyo ng mali. Dahil sa sinasabi kong tama. Alam nyo yan. Na walang mali sa sinasabi nyo. Wala, hindi nyo lang kayang tanggapin na isang antay ang nagsasabi ng ganun sa mahal niyong Pangulo. Okay? Ay, thank you nga pala, Miss Lynn. Dahil sa'yo, nalalaman ko na hindi pala lahat na nagpapanggap na isang DDS ay taus-puso nila yung tinatanggap. Iyon pala ang iba nun.
ay utusan, bayaran. Dahil may dalawa ang nagsasabi, "Madam, kailangan ba talaga naming batikusin si Malandi?" Anong ibig sabihin nun? At ikaw mismo, Mr. M, ikaw mismo ang nag... Ikaw mismo sa sarili mo na alam mo na wala akong mali. Hindi lang matanggap yan sa nag-uutos sa inyo. Hindi ko alam kung sino. Hindi na ako interesado. Pero thank you. Maraming salamat. Ayan, kayo na po ang bahalang humusga sa mga sinasabi ni Miss Lynn Silawan sa kanyang video. Tayo po ay malayang magsalita ng ating opinyon, pero ating sisiguraduhin na bago tayo magsalita, ay maalam tayo at alam natin kung ano ang sinasabi natin. Yun lamang po yung masasabi ko dito sa video na to. Dapat, bago magsalita, isiping mabuti at dapat 100% alam mo ang sinasabi.